po ay, ito po yung isa, yung nasa, nakatanim sa lupa. Ayan, nasa lupa po siya. Ito naman pong isa ay nasa tubig. Sabi ko nga po sa inyo, ito po ay mga 3 years na po sa akin. Pinuputulan ko lang po siya ng mga sumisibol sa kanya para panglagay ko po sa altar. Napakatibay na po itong nasa tubig. Dahil kumapit na po yung ugat niya doon sa mga bato at saka sa palayok na ito. Ayan. Napakatibay na po niya. Ayan, no? Ayan. Nabubuhat na siya ng walang hindi salo sa ilalim. Kasi nga, ang tibay na ng ugat niya. Nasa kahit pag-alaw-galawin natin niya. Matibay na po yung ugat niya. Nagkapit-kapit na sila sa loob. Ayan. Bamboo plants. Ito po ay swerteng halaman. Lalo na po yung kanilang mga bilang ng stalks. Yan po ang ating bamboo plants. Wag po tayong gagawa ng 4 stalk, 4 na tangkay or 4 na stalk dahil po nangangahulugan po ang 4 na stalk ay nangangahulugan po ng death or kamatayan. Kaya daw po huwag tayong gagawa ng 4 stalk. Naswerte po ang bilang ng 5, 7, 8, 12, 15, 16, 17 at 22. Yan po ang mas maganda po ang braided nito, yung atin pong bamboo plants. Matagal na po sa akin ang bamboo plants na to. Ito po ay siguro ay 3 years na po sa akin. Bago pa lang po ako nagbablog ay ginawa ko na po ito. Kaya hanggang ngayon ay meron na at meron na siyang dahon. Kaya dapat meron kayo nito. Good morning mga ka-green thumb. Welcome to my vlog. Yan. Ang tema po ng ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga masaswerteng halaman ngayong 2024. Ngayong darating na 2024. Ating ihahana yung ating mga swerteng halaman dito lamang po sa aking munting garden. At kung bago pa lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe at pakiclick ng notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pa pong mga video. Iikot ko lang po kayo dito sa aking garden at hahanap tayo ng mga swerteng halaman. Papasok po tayo dito sa aking gate. Ayan. At nandito po yung ating ibang halaman katulad po ng palm. Ayan. Isa po yan sa mga swerteng halaman. Mga palm. Ayan ang mga snake plant na itatanim pa po at tinanggal namin sa kabilang bakod. Ayan, at nakasako. Hindi ko maintindihan kung siyang ko siya itatanim. Pero ito po ay swerteng halaman ngayong 2024. Kasama po yun sa mga swerteng halaman. Ang snake plant. Pagpasok pa lang po ng ating gate, nandito na po yung ating sisi plant. Ayan. Sisi plant po, yan po'y tinatawag din na welcome plant. Kaya po ito ay nandito po sa veranda bago pumasok sa aking bahay. Yan po ang welcome plant or sisi plant. Yan. Katabi po niyan ay meron akong potos dito. Kulay green na potos. Maswerte rin po ang halamang ito. Ang mga potos. Ito po ay neon potos. At ito naman ang golden potos. Yeah, golden potos.
giant golden pothos. Nasa dito po sa aking puno ng suha. Ang mga fern ay swerte rin po ngayong darating na 2024. Kaya meron po tayo mga fern at katulad po nitong aking giant bird's nest fern. Ayan. Kagaya po nito mga palm. Ayan. Ang nandito po sa akin ay golden palm. Nakalimutan ko ang tawag na sa Tagalog nito. Nakalimutan ko na. Tinatawag din po itong Manila palm. Ito naman po ay tea plant. Ayan. Tea plant, cordyline, or ano pa bang tawag dyan? Baston ni San Pedro. Ito naman yung sinasabi ng matatanda na baston ni San Pedro na humaharang daw po sa mga kalamidad katulad po ng kidlat at kulog para daw po hindi tamaan ang ating bahay dahil sila po yung humaharang. Ito po yung isa nating tea plant. Napakagandang tipo ng tea plant. Ayan. Kasama din po siya sa mga swerteng halaman. Peace lily. Ayan. Peace lily. Variegated peace lily. Hindi kita masyado yung kanyang variegation. Wala lang po siyang bulaklak ngayon. Kaya, maswerte daw po ang peace lily dahil ayan, pangalan pa lang peace na, di ba? Peace lily. Ang ganda din po ng bulaklak niya na color white. At malaking klase po ito ng peace lily. Ayan. Ang ating maswerteng peace lily. Sunod natin yung ating rubber tree or rubber plant. Ayan. Kahit anong klaseng rubber plant, basta rubber plant. Ito nga pala yung pinutol natin na rubber plant. Ayan ang ating malaking rubber plant at nandun pa po yung ating binubuhay na rubber plant. Ayan. Tatlong paso. Ito nga pala yung ating mga snake plant dito sa harap ng bahay natin. Meron po tayo dyan. Meron din po tayo dito. At dito sa kabilang side, dini po sa may pintuan bago pumasok ng aking bahay, meron po akong dalawang snake plant. Dahil yan daw po ang pantaboy sa mga malas bago pumasok dito sa ating bahay. Pantaboy po daw yan sa mga malas. Meron din po ako sa loob ng bahay. At maraming klase ng mga snake plant. Ayan. Meron din po tayo dito sa tanim sa lupa. Ayan, ating snake plant. Sunod naman natin ay ang spider plant. Ayan, spider plant. Tinawag po siyang spider plant kasi nga meron silang mga ayan, may mga anak siya na lumalawit. Ayan, ito, pinatong ko lang to dito, yung isang anak na natutuyo, pinatong ko, ayan, nabuhay naman siya agad. Napakadali po siyang alagaan, napakadali po siyang pabuhay. At isa rin po ito sa mga swerteng halaman. Ang ating spider plant. Dalawang klase po ang ating spider plant. Ito po yung isa. At wala siyang mga babies ngayon. Yung isa meron. Nakasabit po siya para po yung kanyang anak ay lumalawit. Sunod naman natin ay ang money tree. Diba money tree? Ayan. Money tree or money plants. Money tree dahil puno na siya. At meron tayong puno dito ng pera. Ito po'y tinatawag na money tree. Maswerte ang money tree dahil nagsisimbolo ito ng pera. Ang money tree at thankful tayo dahil blessing at may bulaklak po ang ating money tree ngayon dahil pero hindi pa po siya bumubuka.
Ayan. Pangalawang pagbubulaklak na po nito, siguro mamumunga na siya dahil pangalawa na po siyang pagbubulaklak. Ito po ang ating money tree. Maswerte po daw ang money tree pag nag-pitong dahon na po siya. Ito po ay pitong dahon na at marami po siyang pitong dahon. Ayan. Pitong dahon. Halos lahat po yata ay pitong dahon. And meron din po ako nito sa loob. Ayan, nandito po tayo sa loob na, wala pa po sa loob pala. Dito pa lang po sa aking terasa, sa terrace ko. Meron po tayo dito money tree na pinutol ko at aking ginagawang, ayan. Yan po ay naka-braid. Mas maganda po daw ang naka-braid dahil magkayapos, magkayakap, at dikit na dikit ang swerte. Ito po yung ating money tree braided. Ayan. Alam nyo po ba ang money tree kong ito ay galing lang sa buto? Pati po yung puno na money tree ko sa labas, sa buto ko lang po siya tinanim. Yan po ang ating money tree braided. Ayan ang ating mga pang. Ito yung isa rin sa mga fern, sikulot, curly fern. Kasali din po yan dahil fern din po yan. Ito po yung tinatawag din na baby rubber plant. Binabonsay ko po itong isang ito. Ito po yung Ficus nana. Ayan. Maganda po ang mga halaman sa ating bahay, sa ang mga swerteng halaman po ay gabay lamang natin tungo sa ikaw-unlad ng ating buhay. Hindi ko po sinasaklawan ang inyong paniniwala. Kung hindi po kayo naniniwala sa mga swerteng halaman, hindi ko po sinasaklawan ang inyong kaisipan para lang po sa mga swerteng halaman na ito. Ito po ay gabay lang po natin. Kung kayo po ay naniniwala sa mga swerte, ay yan. Meron po tayo mga swerteng halaman. Kung hindi naman po kayo naniniwala sa mga swerteng halaman, okay lamang po dahil hindi ko po sinasaklawan ng inyong kaisipan. Sabi nga po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung hindi po tayo kikilos para umunlad at para swertehin sa buhay, wala pong kwenta ang mga swerte kung hindi po tayo kumikilos at tamad po tayo. Inuulit ko po, ang mga swerteng halaman ay gabay lamang natin sa ating buhay. Pero kung minsan po ay nakakatulong din ang mga paniniwala natin. Kaya nasa isip lang po natin kung may malas or swerte sa ating buhay. Yan ay nasa paniniwala lang po natin. Yun lamang po and bye-bye! See you on my next vlog! Yan po ang ating inihatid, mga swerteng halaman ngayong darating na 2024! Bye! See you on my next vlog!